Yo, what's up mga abo? Amusta naman kayo? Sana okay lang kayo. Ako kakatapos lang mag-ayos ng delivery namin ng seafoods. So pag may order kayo, PM lang alam niya. Anyway, kaya ako nandito is para magkwento ng pinakamasayang part ng pag-aaral ko, which is high school days. Siyempre, pag tinalakay ko yung apat na taon na pagsasama namin ng mga classmates ko, hindi yung pag-aaral yung masarap dun. Kasi kung tutusin, hindi ako dapat sa teacher magpasalamat sa mga classmates ko. Nagpa-opya sa akin sa mga exam, literally. Alam ng mga tropa ko yan, alam ng mga solid na natin classmates yan. No, yung mga lalaki sa grupo namin, walang gana talaga mag-aaral. Puro kopya lang. So salamat, so shoutout sa lahat, sa mga naging classmate ko, sa mga naging teacher namin. Shoutout at maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. At kung nanonood din ito at hindi pa ito subscribers, please like, share, and subscribe. I-click mo yung notification bell para maging updated ka sa lahat ng video ko. So pasensya na kung nakahiga ako ngayon, medyo pagod ako ngayong araw. Kahit kakasimula pa lang, tapos yung mata ko, ganyan talaga. Hindi ako kung ano man yung nasa isip nyo, ha? Tapos, kukwento ko sa inyo yung isa sa pinaka-highlights ng high school namin. So, bago ko simulan to, intro muna tayo. Woo-hoo! Nagbabalik. Ayun, simulan na natin to. Ito, itong kwento na to ay pinamagatang Alamat ng Braguda. Hindi pa ako nagsisimula, natatawa na ako. Ang Alamat ng Braguda. Simulan ko to nung nagsimula yan. Siyempre, malamang alakan ng pata mo. Eto, pagkaya na, wala akong ano, wala akong gobrero, wala akong salamin. Ganto lang ako pagka ano, sena. Tapos ang nangyari, simula grade 3 kasi hanggang high school, hanggang matapos ko yung high school ko, isang school lang yung pinag-aralan ko. Sa loob ng subdivision namin sa Mabuhay City, Paliparan Tridas, mga Vito. So kung nakakilala, syempre hindi ko pwede bagitin yung school. Sa isa tong privado ng simpleng eskwelahan sa loob ng Amsterdam Division. So sa lahat ng mga naging classmate ko, schoolmate, teacher, shoutout! Woohoo! So ayun. Simula grade 3 din. Panghapon na ko, panghapon kami nung best friend ko. Yung best friend ko, itago natin sa pangalang AD. Si AD, ano yan, mas makulit sa akin yan. Tapos ngayon, suplado na matino. Dedyo ko lang. Ayun, si AD. Kaya niya ako, sabi niya, baka gusto mong sa pagpasok natin ng second year. Ano na tayo? Pang umaga na tayo. Kasi, ano eh. Nakakasawa na magpanghapon. Hindi sabi, sige. Walang problema. Basta kung nasan ka, dun din ako. Eh, mga pang-umaga na yun. Mga medyo karibal namin sila. Kasi sila yung mga tinalo namin yung intrams. Nung elementary intrams. Grade 6 na pang-umaga, grade 6 na panghapon. Tapos yung mga panghapon yung nag-champion. So, syempre, andun ako. Ako lang MVP na. Wait, ako lang. Hindi na matagal na panahon. Yung kapanahunan ko pa po yung mga. Hindi po ako magaling mag-basketball. Pero dati po, siguro. Shout out sa lahat. So ayun, pagpasok namin ng second year. Ano? Mga vibes ng classmate namin. Iba. Kasi, siyempre, galing kami ng pangapon, tapos biglang magiging classmate nyo kami. Doon umano yung mga ano, yung mga mean girls, yung mga nagbita.
mga maldita yung mga yun. Pero kalaunan, ang mga naging tropa naman namin talaga. Talagang nung umpisa lang, nung umpisang arrive talaga. Talagang medyo madugo talaga. Madugong paikipagbalitaktakan at paikipagtarayan. Talagang walang pumapansin sa amin. Ikaso, ang lalaki namin. Siguro grade 6 ako, ganito na yung height. Hindi na ako lumaki, hindi na ako lumiit. As in, ganito na ako kasi ang naalala ko, yung dark wave ko na jersey. Nasusuot ko pa nung nakaraan lang, tapos bigla na lang nawala. So, ibig sabihin, hindi ako, ano, tumaba lang ako, pero hindi yung tumangkan, hindi ako tumangkan. Kasi isipin mo, grade 6, ganito kalaki. Diba? Tapos si AD, magkano kami, magkasindahe kami. So, parang ano kami yun, angas-angas. Tapos ngayon yung mga classmate tayo maliliit, ang lalaki na, buti nila Alan. Sila James Hernandez, yung mga halimaw eh. Ngayon, tapos, yung class, yung section namin, pag nahanap na lang yung section namin, dito na yung mga mean girls, mga nakapasang kilay. Oo, wag na mag-ragga dyan. Ayun na nga, di classmate namin, may mean girls, mga matataray. So, kami ni Darin, nag-aanap kami ng pag-tripan kasi siyempre mga babae lang ang pag-tripan mo yun. Nag-aanap kami ng pagbabalingan namin ng inis, ng galit. Naalala ko, naka-civilian pa ako ng pagpasok. Pinagpalit ako ng uniform. Hindi ka naman ano, transfer eh. Ba't ka naka-civilian? At sa akin, hindi ay na. Pagka sinusungita kami ng mga babae, ang gaganda, tapos ang susungit, wala rin. Anong silbi ng maganda kung masungit? So, makita namin to si Lemer. Si Lemer is classmate ko nung grade 3 ako. Pero yung bahay namin sa Mabuhay City, magkalayo. Yung bahay nila, dun sa may malayo, sa may phase 1. Sa mga lugar ng mga kaaway namin. Sa pellet gun, mga BBIT, yun sila. Sara sa inyo, mga tropa-tropa na yan. Siyempre, kailangan ko ma-reminis. So, ba't ka dito nag-aaral? Parang ganun. Ika-kaaway ka namin, tapos magkaklase pa tayo. So, banata ka namin. Sabi niya, hindi po, master. Kahit ano pong, ano nyo, kahit ano pong gawin nyo. O iutos niya sa akin, susundin ko. Sabi, ito si AD. Makulit. Nakaisip ng kasiraan ng ulo. Hello, ginawa. Sige, kilala mo si Braguda. Kayo, kilala niyo ba si Braguda? Si Braguda is yung kalaban ng Angel Oxin version na Darna. Si Celia Rodriguez, yung Braguda! Yung pinakalaban, di ba? May Valentina. Yung pinakalaban yung galing outer space, yung nakakulay violet. Ito siya. Yan. Yan si Braguda. May ano yan, may mannerism yan, na pagkagalit na galit siya kay ano, paggalit na galit siya kay Darna, sumisigaw yan. Darna, galit na ako sa'yo! Sumira mo lahat ng plano mo! Ganun yan. So, ayun. Pagka sabi ni AD na ganun, natatawa na ako kasi alam ko na yung gagawin niya. Pag may narinig ka na nagsabi ng Braguda, kahit anong ginagawa mo, kahit nasan tayo, kahit anong sitwasyon, dapat sisigaw ka ng Braguda. Sabi nila yung ngari, sige po, master. Sige, game. First day namin yun. Binabukasan, siyempre, ano? Flag ceremony, di ba? Flag ceremony. Like ano, na lupang hiniram. Yung mag. Tapos, nagpanatang mga bahay. Siyempre, bago magpanatang mga bahay,
itaas po natin ang ating kanang kamay at bigkasin ang mga salitang sasabihin ko. Pagkatapos magsalita, ano marami? Magsalita din. Eh, medyo matangkad na ano, so medyo nasa ulihan. Nasa unahan si Lennery. Garuda. 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 Narinig ni Lennery. Sabi ni Lennery. Lumingo sa likod kasi nakapila, di ba? Ano eh, linya kasi. Lumingo na ganun. Wala. Makakawa na. Sabi namin ni AD. Bago magsalita, oh, biglang may sumigaw. Tawa, yung tawa namin, yung masasabog na yung andito. So, ayun. Laugh trip na, laugh trip. Eh, natigil yung pagsayay mo na kasi hinanap yung sumigaw. Asan yun? Sabi nung ano, may nagsalita. Sino yung nagsalita? Walang umaamin kahit anong gawin ng teacher namin. Si Barguda. So ayun, nung hindi na nahuli yun, kada isipin niya, kada magsasalita. Pare, sabihin ko, Barguda! Nasalita siya. Kahit anong ginawa, kahit kumakain kami, nung subject namin, math, nagsusulat kami. Baguda! Sumigaw! Nag-alit yung teacher namin. Tinanong siya. O, sagutin mo tong problem na to. Si Baguda. Alam yung ano, alam yung sagot. Ang lupit. Nasagot niya. Tinawahan na niya yung teacher. Sabi, Dinuro. Binato siya ng eraser. Ayun. So, pag na may bago tayong ilalagay sa content natin na pag nagsalita ako ng Braguda, sisigaw kayo, ha? Ayun. Ayun lang, syempre, hindi natin mapapaya. Ito yung buwan natin. Basta, ang alamat ng Barguda, si Lemery, na pagka napaayos na natin itong bahay at naging successful vlogger tayo, si Lemery yung magiging pang-apat ng membro ng Team Kabu. Kasi malayo din ito. So, ayun. Please like, share, and subscribe. Sana natuwa kayo at kung kulang pa ako, nabibitin kayo lalo sa mga classmates ko, dagdag kayo, suggest kayo sa akin, bubuhayin natin itong Braguda. So ngayon, may bago tayong ilalagay, ha? Braguda! So ngayon, ako ulit si Robin Melendez. Huwag niyo akalimutang mag-subscribe at mag-like at mag-share, at kung may suggestion kayong content, vlog, i-comment nyo lang sa baba, walang problema yan. Gagawin ko yan hanggat makakaya ko. Ito kasi, kaya ako naisip to, kasi nag-chat sa akin si Lemery kagabi. Sabi niya, miss na miss ko na daw ako. Ang sabi ko nga sa kanya, ano kita, nasa plano kita. Umpisa pa lang na ginagawa ko, ikaw yung unang-una. Kasi alam ko magiging malaking bagay ka sa team. Sa pagpapatawa, kasi ako, yung pagpapatawa ko, yung mga kwento ko, yung mga pambabasag ko, is walang-wala pa to kumpara dun sa mga nakasalumuha ko, yung mga tropa. Sila yung dahilan kung ba't ako ganito. So isipin nyo nalang kung gano'n sila kabrutal. Araw-araw kami nag-aasaran, araw-araw nilang pinupunay yung bibig ko. Kaya nga ako naging kabu eh. Akala nyo, maganda meaning ng kabu. Ayun yun. So, sana maging successful tayo para makasama natin si Lemery. Pero sabi niya, pag after daw ng lockdown, siman na yon, siman na siya ngayon, di ba?
paganon-ganon lang seaman. Mas natutuwa pa siya sa ginagawa ko kasi ako daw pag ginagawa ko daw yung gusto ko tapos hindi daw ako ano masaya daw ako pero hindi naman daw ako naghihirap. So siyempre may sipag din tsaka may mga business din tayo. So sana after ng lockdown makasama natin si Barguda si Lemmy. So please like, share and subscribe. Ako ulit si Robin Melendez. Bago tayo magtapos, Barguda!